Cheetah Breeding Update tayo. Ngayon ito, pakita ko sa inyo yung third saka fourth batch ng beta breeding ko. Ito, ngayon. So, ito ang fourth batch saka ito yung third batch. So, ito tingnan natin yung third batch. Yan. So, kung mapansin nyo, andyan, kaunti lang yung mga natira. Kaunti lang na fry. Kasi itong male na to, hindi gaano ka galing mag-alaga ng mga fry. So, na-breed ko na rin to last time. Pero ang nangyari, mostly ang ibang fry kinain niya. So, ngayon may natitira pa rin ng mga fry, pero kaunti na lang natira. Anyway, lang yan. So, ito yung third batch. So, dito tayo, sunod sa fourth batch. So, ito yung fourth batch. Dumbo ear ito, na gabi. Beta. Yan, dumbo ear beta. Yan siya. So, ayan, na-hatch na yung mga eggs. Pero hindi pa sila free swimming. Nandyan pa sila sa bubble nest. Nag-stay. So, probably siguro mga 2 to 3 days. Yan, mag-free swimming na yan. And, kaunti lang din ang natira ng mga fry. So, yan, kaunti lang. Pero okay na yan. Para mag-start tayo ulit sa mga panibagong mga beta na naman. Yan, pa natin. Tsaka ngayon, dito tayo sa first batch tsaka third batch. So, sorry pala kanina, no? Sabi ko second, third. Pero ano na pala yun? Fourth tsaka fifth batch na mga beta breeding ko. So, ngayon ito, pakita ko sa inyo yung first batch. And mag-feeding tayo sa first batch ng powder fish food. And then yung third batch, na-feed ko na kasi ito kanina yung third batch. So ipakita ko na lang sa inyo. So, ito. So ayan. Okay, ito yung first batch. Ayan, nasa 6 weeks na yan. So 6 weeks, pwede na natin yan i-feed ng mga ng powder fish food. So ayan, first weeks, 6 weeks na pala to ng mga beta fry. Ayan, kaunti lang na buhay pero marami na rin yan. So pwede na yan i-feed ng powder fish food. And then ito na yung third batch. Ayan, so third batch, same parent. Pero ang nangyari, namatay yung female paglipat ko sa ano, sa tank niya, namatay siya. So naghanap na naman ako ng panibagong female para i-partner sa kanya. So ito na yun, ang third batch. Ayan, ang dami. Dami na naman. So, na-feed ko na yung kanina. So, ang i-feed na lang natin ngayon, yung itong first batch. Ngayon, ito ang i-feed ko sa mga first batch ko na 6 weeks old. Ito, wachupong. So, gusto ko itong wachupong na to. So, ito, powder fry booster ng wachupong. So, mayroong kasi itong granules. Ayan. So, ito, powder fry booster. So, gustong-gusto ko itong wachupong ipakain kasi maganda yung ano niya, magandang quality. So, ayan mga ingredients niya. Okay. Puno yan sa vitamins and minerals. So, isang maganda dito ay ang riflublabin. Ayan. Saka omega 3, omega 6, ascorbic acid, no, vitamin C. Okay, marami pang iba, folic acid. So, ang ganda tong ingredients niya. And maganda yung packaging niya kasi naka ano,
protected talaga siya sa light. Okay, so with this, hindi nasisira yung vitamin content ng powder fish food na Wachupong. So ayan. So later, pakita ko rin sa inyo yung paggamit ko nito sa ating mga gapi. So maganda din ito sa mga gapi, no? Kasi ito complete na, no? Mayroon ng spirulina at marami pang iba. And so ngayon, ito, mag-feeding tayo sa aking mga first batch na Beta Fry. Ito lang, yan lang. Okay, so powder yan siya. So maganda itong pagka-powder niya. So, ito, feed na natin. Okay, so, ganyan lang. Okay. Ayan. So maganda ito kasi hindi siya, ano, hindi siya nag-cloud sa tubig. Yung tubig, hindi na papanis. So, itong gusto-gusto ko na powder fish food, itong Wachupong na powder fish food. Ayan. So tingnan natin, closer look. So ayan. Ayan. Ayan, kinakain nila yung powder fish food na Wachupong. Ayan. Ganda kasi itong Wachupong. Before, naghahanap ako ng powder fish food. Yung nakita ko yung ano, first bite. So itong Wachupong, ang ano niya, ang grand news niya, parang first bite din. And ang content niya, mas maganda pa kaya sa first bite na ingredient niya. So ayan, 6 weeks old na yan ang mga Beta Fry. Pwede na sila sa ano, sa powder fish food ng Wachupong. So ang feeding ko ngayon nito sa kanila ay 2 times a day lang. So sa umaga or sa gabi, ni-feed ko yan sila ng live food na brindle worms or daphnia, yung maliliit na daphnia yung pinapakain ko sa kanila. At sa gabi naman or sa tanghali, ito Wachupong ang pinapakain ko. Kung hindi ko sila ma-fed sa umaga ng live food, Wachupong pinapakain ko. At sa gabi, yun, pinapakain ko sila ng live food. So minsan kasi, nauubos din yung mga live food ko. So ang pinapakain ko na lang sa kanila, powder fish food na lang na Wachupong. Ayan. Ganda. Ganda yung quality ng Wachupong. So, ako sa inyo, itry nyo yung Wachupong. Ayan. Magandang performance ng Wachupong. Ito na yung mail. Yung tatay ng first batch at third batch. Ayan. Yung mail. So, pinakain ko siya ng mga daphnia. Ayan, malalaki na daphnia. Pero hindi niya kinakain, no? Kasi akala niya siguro anak niya pa yan, ang mga daphnia na yan. Kasi kinuha ko na siya nung mga ano na, 2 weeks. Kinuha ko siya. Nilipat ko siya dito. Kinfeed ko ng daphnia yun. Parang ayaw niya kainin yung mga daphnia. Kasi akala niya siguro mga anak niya. So kasi magaling to mag-alaga na ano na to, na lalaki. Na male na beta. So inalagaan niya talaga yung mga ano niya, yung mga anak niya na mga beta. So ang pinaka success ng mga Beta Fry ay nakasalalay sa kanilang tatay. So sa first batch, sa first phase ng beta breeding, ang survival rate ng mga Beta Fry nakasalalay sa kanilang tatay, sa male beta. Ito naman yung female. Okay. So nilipat ko na dito yung female dito sa maliit na ano na to, container. Yan,
Merong mga ano dyan, yung maraming kitikiti, lamok. So, isang araw lang yan, ubos na yan sa female. Ayan siya. So, dito din, meron din akong female dito, yan. So, since namatay yung isang female ko, ito na yun siya ngayon ang i-replace ko doon sa namatay na female. I-pair up ko na rin ito doon sa... Kung meron kayong mga question o suggestion, i-comment nyo lang po sa ilalim ng video na ito. At para sa mga updates, huwag kalimutan mag-subscribe sa channel ko at i-click ang bell button para ma-notify kayo sa mga bagong videos ko. So hanggang sa muli, isa na namang magandang araw sa inyong lahat.